Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pamasang dambana ni Santo Padre Pio. Muli, palaala muli, pagkaganitong panahon ng Kwaresma, no? Ito'y panahon ng pagdadasal, pagpapalalim ng ating pananalangin, panahon ng pagkasakripisyo, pagkukontrol ng mga bagay na masarap sa ating panlasa, sa ating senses, no? Kinokontrol natin, dinidisiplina ang ating katawan ngayong panahong ito. Napapalalim tayo ng ating pagkakawang gawa, no? At tayo nag-aayuno. Nawa, ano, yan ang diwa at espiritu ng ganitong panahon, panahon ng Kwaresma. At muli, sana huwag niyong sayangin ang ganitong panahon, no? Huwag niyong sayangin ang biyayang nasa likod ng lahat ng iyan. Pagnilayan natin ng mga pagbasang ating napakinggan. Isang biyaya sa tao ang ikaw ay makapaglingkod, no? Ang ikaw ay makapaglingkod sa iyong kapwa, makapaglingkod lalong higit sa Diyos. Yan ay biyaya sa tao. Biyaya yan ng Panginoong Diyos. At tayo ngayon ay binigyan ng isang paraan ng paglilingkod sa tao, no? Paglingkuran natin yung mga helpless na binabanggit sa unang pagbasa. Sino sila? Yung mga orphan, no? Mga ulila. Sapagkat sila'y walang aasahan, walang magulang. Ito yung mga orphan, yung mga wala ng magulang. Ganun din yung mga balo, wala ng asawa, no? Yan ang kinukonsider sa unang pagbasa na sabi ay talikdan ninyo na ang inyong kasalanan at ito ang inyong paglingkuran. Sinasabi yan sa mga pinuno ng Sodoma at Gomora. Magbalik loob kayo sa Diyos, no? Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, no? Siguro talagang napakasama ng mga tao dito. Kaya sabi ng Panginoon, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, sabihin talagang mga tao ay hindi marunong gumawa ng mabuti. Laging siling masama ang ginagawa. At kita natin na nangyari sa Sodoma at Gomora, no? Yan ay pinaulanan ng asupre, no? Dahil sa kasamaan ng tao. At binibigyan lang, sabi ng Panginoon, mula kay Propeta Isaías, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Tulungan ninyo ang mga balo, ang mga ulila, no? Huwag silang pabayaan. Pag ginawa ninyo ito, anong sabi? Pananaganain ko ang inyong ani. Oh, isipin yon. Pag ikaw ay gumawa ng ganitong klase ng paglilingkod sa kanila, ang may biyaya sa likod, ang Diyos. Pananaganain ko ang inyong ani. Sa iyong pagbabalik loob sa Diyos, ang isang pagkakawang gawa mong gagawin, ano? Pagtulong sa mga balo, sa mga ulila, sa mga mahihirap, no? Merong nasa likod na biyaya ang Diyos, pananaganain ko ang inyong ani. No? Pero, sabi niya, pag sila'y inyong tinalikdan, pagka sila'y inyong pinabayaan, anong kapalit? Kamatayan. Mabigat din ang kapalit, no? Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, ano, itong panahon ng Kwaresma, personalin ninyo ang Diyos ngayong panahong ito. Personalin ninyo. Yung ikaw lamang at ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng iyong kabutihang gagawin mo sa kapwa. No? Dapat seryosohin mo, lalong higit kung alam mo sa iyong sarili, meron kang mabigat na kasalanan. No? Kung alam mo sa iyong sarili, meron kang mabigat na kasalanan. No? Ito yung panahon na huwag mong sayangin. Itong panahon ito ng Kwaresma, huwag mong sayangin. Ano? Magmahal ka ng iyong kapwa. At sa iyong pagmamahal, sabi sa mabuting balita, ano? Magpakababa ka sa iyong paglilingkod. Maging humble servant ka. Mabigat ang hamon ngayon ng mga pagbasa.
Bakit mo gagawin lahat ng iyan? Sapagkat ang bunga niyan ay eternal life. No? Ang bunga ng lahat ng iyong pagmamahal sa kanila ay buhay na walang hanggan at masaganang ani sa iyong buong pamilya. Kaya mga minamahal na mga patid, huwag tayong maging madamot sa mga taong nangangailangan, lalong higit yung mga taong walang-wala, sapagkat marahil ikaw ang padala ng Diyos sa kanila. Pero kung tatanggihan mo sila, no? Pag tinanggihan natin ng mga lumalapit sa atin, ng mga nangangailangan, ano, lalong higit yung ikaw ipadala ng Diyos sa mga taong iyan, sila'y lalayo ang loob sa Diyos. At yun ang aayaw ng Panginoon, na ang mga mahihirap na ito ay lalayo ang loob sa Diyos dahil sila'y pinagkaitan natin. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na